Welcome to Sorsogon Baptist Church SBC Converge Sunday Worship Service. We are a community of believers from all walks of life, committed to love God and love people, and empowered to make an impact in the city of Sorsogon and beyond by upholding the greatest commission in Matthew 28 verses 19 to 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Prepare your Bible, your notebook and pen to take notes of verses and important points that you can review when you get home. Please also observe the minimum health protocols by wearing face masks, maintaining physical distancing, and sanitizing your hands and personal belongings. May the Lord open our heart and mind as we worship and give praises to the King of Kings and the Lord of Lords. Magandang araw po sa atin lahat. Kamusta po tayo? Kamusta tayo sa isang linggo na namang nagdaan? Pero, yun nga, hindi ko alam kung ano yung pinagdaraanan ng bawat isa. Minsan kasi marami nga naman talagang distractions yung meron tayo. Mga bagay na nakakasagabal, mga bagay na nakakahadlang para sa pagpupuri, pagpapasalamat natin sa Panginoon. Pero lagi nating tatandaan na lahat ng laban na meron tayo ay sa Panginoon. Minsan, yung tingin natin sa isang bagay is sobrang iba the way ni Lord nakikita yung isang sitwasyon. So this day, let's worship the Lord, awitan natin siya, at isurrender natin lahat ng bagay sa Kanya. Sabihin natin na, Lord, lahat ng pinagdadaanan ko, lahat ng bagay na nakakabigat sa akin, lahat ng bagay na nakakahadlang sa akin, Lord, this is your battle. I will fight this battle with you. Dahil alam ko, kapag kasama kita, mapagtatanggupayan ko ito. Aku'y aawit, O Diyos.
sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin.
sa lahat na oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dagilain ka sa buhay ko, di nagbabago. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Ang nakaraang linggo ay masyado pong puno sa atin. Marami po tayong ginawa. At even at this point in time, marami pa rin po tayong mga gustong gawin o mga bagay na hindi pa natin natatapos gawin. Subalit, ramdam natin, nakita natin na yung pagkilos ang kamay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa araw na to, I am about to make a conclusion on our series on the autobiography of Nehemiah. Gusto ko pong magkaroon ng pagsasara, pagtatapos sa ating pag-aaral sa aklat ni Nehemiah. Ang series na to ay pinamagatan natin na The Real Deal. Upang on the next Sundays, we will start with a new series na tingin ko po ay kailangan pong pag-aralan natin dahil sa panahon na meron po tayo. In our season na ating pinapasok sa mga susunod na linggo, sa susunod na buwan. Well, let's make a quick review on the story of Nehemiah na ating napagdaanan, na ating pinag-aralan. Napag-aralan natin na si Nehemiah, isang tao na may magandang posisyon, may magandang trabaho. Subalit, iniwan niya ang kanyang trabaho at nag-commit na ibangon ang nag-iba na pader ng Jerusalem. Nag-commit na i-rebuild ito. At kaya nga po natin, tinawag siya na The Real Deal kasi imagine na iniwan niya ang isang napagandang posisyon, napagandang trabaho upang magawa ang isang pananaw, isang vision that is to rebuild the walls of Jerusalem. Dahil ang walls of Jerusalem ay nasira, nasunog dahil lang sila ay salakayin ng mga bumihag sa kanila. And in effect, sa ating pag-aaral, yung pader na yon ang siyang nagsilbi na parang demoralisasyon sa mga tao na bumalik ng Jerusalem, sa mga tao, sa mga Hudyo na tumira muli sa Jerusalem. Now, nakita natin na si Nehemiah, being a real deal, has a true concern for his people, for his country. Meron siyang totoong pagmalasakit sa kanyang bayan at sa kanyang mga kababayan. Ang paggawa muli, the rebuilding of the walls of Jerusalem ay nagawa in just 52 days. It was a very, shall we say, a very sterling performance. Isang napaka laking accomplishment on the part of Nehemiah. But the reconstruction, the rebuilding of the walls was not easy. Hindi siya ganun ka
kadali because there were distractions. Yun pong ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. But it was completed. Finally, again, in just 52 days. So, si Nehemiah, ang tao na nanguna upang itayo muli ang pader ng Jerusalem, is the man who solved the perennial problem of Jerusalem. He is the man who gave solutions to the problem. The kind of man who always looks for solution. A man that who always wanted to be part of the solution. In Nehemiah's time, sa panahon ni Nehemiah, at tingin ko, ganun din po sa ating kapanahon ngayon, meron pong mga tao, tatlong uri ng tao, na pag pinag-usapan ang tungkol sa progress, tungkol sa development, tungkol sa pag-angat, tungkol sa pagkakaroon ng bago, pagbabago, merong tatlong uri ng tao. Ang tawag ko po rito, number one is the obstructionist. Yung palagi lang humahadlang. Yung palaging i-delay yung mga trabaho. Ang tawag po natin dito, obstructionist. Pangalawa, medyo mas matindi kaysa obstructionist, ang tawag ko po rito, the distractionist. Hindi lang sila humahadlang, sila yung tagasira o kaya sila yung sumisira sa mga plano, sa mga ginagawa. At ang pangatlo, ang tawag ko po rito ay the constructionist. Sila yung gumagawa or tagagawa. Yung unang dalawa, the obstructionist and the distractionist, ay ito yung mga tao na palaging bahagi ng problema or sila yung gumagawa ng problema. While the last one, yung constructionist, sila yung mga tao na palaging nagbibigay ng solusyon. They are always part of the problem. That is why, in Nehemiah's time, there are also two kinds of people. The people na bahagi ng problema, the people who are part of the problem, or the people who are the problem themselves, and the people who are part of the solution. Sa kwento ni Nehemiah, madali din natin ma-identify ang mga constructionist. Of course, agad-agad, masasabi natin na si Nehemiah ay isang constructionist. Siya yung gumagawa at tagagawa. At ang mga sumabay sa kanya na magtrabaho, yung nakumbinsin niya na i-rebelt ang pader ng Jerusalem ay matatawag din natin na sila ay mga constructionist. In the same way, madali din natin ma-identify ang mga obstructionist at saka distractionist. Sa kwento ni Nehemiah, agad, ma-identify natin si Tobiah, si Sanballat, si Gesem, ang mga obstructionist at saka distractionist. Sa panahong ito, sila ang tinatawag sa ating kapanahonan. Merong mga term. Ako naririnig. At para yun na rin talagang ginagawa. Ginagamit na term. Ito yung tinatawag ng mga toxic people. Ito yung mga tao na pag nandyan, palaging nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga kasamahan. Distractionist and obstructionist. Sa ngayong pagkapanahon na natin, they are the toxic people. If you have read the last chapter of Nehemiah, the book of Nehemiah, makikita po natin na may mga dati kasama si Nehemiah na matatawag natin dati constructionist, subalit dumating yung pagkakataon na sila ay naging obstructionist na rin. Basahin po natin ang Nehemiah chapter 13, verse 4 to 7. Now before this, Eliasib the priest,
who was appointed over the chambers of the house of our God, and who was related to Tobiah, prepared for Tobiah a large chamber where they had previously put the grain offering, the frankincense and vessels, and the tithes of grain, wine, and oil, which were given by commandment to the Levites, singers and gatekeepers, and the contributions for the priest. While this was taking place, it was not in Jerusalem. I was not in Jerusalem, for in the 32nd year of Artaxerxes, king of Babylon, I went to the king. And sometime I asked leave of the king and came to Jerusalem, and I discovered the evil that Eliashib had done for Tobiah, preparing for him a chamber in the courts of the house of God. You see, si Eliashib, siya yung high priest nitong kapanahon na to, during the construction, the reconstruction and the rebuilding of the walls of Jerusalem, si Eliashib po ang high priest. Siya yung punong saserdote or punong pare. At si Eliashib, isa sa mga naging katuwang, naging kasama ni Nehemiah sa pamumuno upang gawin muli ang pader ng Jerusalem. But nung umalis si Nehemiah, sa binasa natin, pumunta siya, bumalik siya sa Persia, dun sa Susa. Mga ilang buwan, ilang taon, mayroong ginawang hindi tama. Si Tobiah, na isa sa mga humahadlang, isa sa mga gumagawa na hindi tama kay Nehemiah in the course of the construction, yung minamaliit, yung hinahadlangan, at mayroong mga threats, mayroong mga banta na ginawa itong si Tobiah. Nung matapos na yung pader, maganda na yung kalagayan ng Jerusalem at ng mga Hudyo, si Eliashib, binigyan niya ng chamber, binigyan niya ng matirhan itong si Tobiah. In effect, si Eliashib ay naging bahagi ng mga obstructionist o kaya destructionist. Why? Ano na ngayon sasabihin ng mga tao na tumulong upang gawin ang pader? Si Eliashib, binibigyan ng pabor itong si Tobiah. In the same way, in chapter 13, verse 15 to 16, ito rin po, maliban kay Eliashib, mayroon pa pong iba. In those days, basahin ko po, Nehemiah chapter 13, verse 15 to 16. In those days, I saw in Judah people training wine presses on the Sabbath. Take note. In those days, verse 15, I saw in Judah people training wine presses on the Sabbath, and bringing in heaps of grain and loading them on donkeys, and also wine, grapes, figs, and all kinds of loads, which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. Anong nangyari? Sa mga Hudyo, yung araw ng Sabbath ay araw ng pahinga po yun. Wala po silang dapat ginagawa, kundi ginagawa lang yung nandun sila sa pagsamba, to worship the Lord. Subalit, anong ginawa ng mga tao? Gumagawa sila ng pagninegosyo on the Sabbath day. They sold fish and all kinds of goods and sold them on the Sabbath to the people of Judah and Jerusalem itself. And in verse 20 to 22, then the merchants and sellers of all kinds of wares lodged outside Jerusalem once or twice. So, nangyari, nagkakaroon ng trade, nagkakaroon ng negosyo on the Sabbath day. At sino itong gumagawa nito? Ito yung mga tao na dati masasabi natin, tinawag natin ng mga constructionist, kasi kasama sila sa paggawa ng pader ng Jerusalem.
In chapter 13, verse 23 to 27, mayroong another situation. Basahin ko po muli. Nehemiah chapter 13, verse 23 to 27. In those days, also I saw the Jews who had married women of Ashdod, Ammon, and Moab, and half of their children spoke the language of Ashdod, and they could not speak the language of Judah, but only the language of its people. You see, itong ginawa ng mga tao, yung mga Jewish people, ay nagkaroon sila ng intermarriage. Meron silang inasawa na hindi nila kalahi. Hindi mga Jewish people. At sa batas ni Moses, ay hindi po ito pwede. Binabawal po ito, yung intermarriage. Galing sa ibang lahi, yung mga taga-Kanaan dati, yung mga dating nakaposisyon, binabawal po ng Panginoon ang ganong gawain. So, anong nangyari? Again, yung dating mga sumusunod sa Panginoon, yung dating kasama ni Nehemiah upang gawin ang pader ng Jerusalem, upang sila ay medyo umangat, magkaroon ng reputasyon, umangat yung kanilang pamumuhay, merong security, mawala na yung mga agam-agam, mawala na yung takot. Ito uli, itong mga tao ngayon, ang matatawag natin, they're obstructing the process. They're obstructing the development, the progress na tinutumbok, na gustong i-offer ni Nehemiah for the people of Jerusalem. Now, makita natin dito na Eliasib, the priest, at saka yung mga negosyante, pati na nga yung mga mayayaman, ay nagiging obstructionist na rin. In other words, they became part of the problem. They are now part of the problem. Dito sa last part ng Nehemiah, chapter 13, sa kwento ni Nehemiah, may mga pagkakataon pala na may mga panahon na yung mga kasama mo sa gawain noong mga nakaraang panahon ay sila rin yung mga tao na siyang magdi-delay. Sila yung mga tao na magdi-derail. Hindi lang i-delay, kundi i-derail yung ibig sabihin, parang patigilin yung progreso, patigilin yung development sa isang lugar na sinisimulan. Sila yung maghahadlang, mag-obstruct sa plano at sa visions. In other words, there are people that seems real, totoo, genuine, but are not. Mabigyan mo ng pagkakataon, makikita ang kanilang totoong balat o kulay. Because these people, instead of bringing forth progress, nagiging counterproductive na ang kanilang ginagawa. Hindi na ipagpatuloy. Pero si Nehemiah, dito sa, especially in the chapter 13, hopefully, nabasa po, din po natin ito. Nehemiah being a real deal, always has solutions to problems. So, anong solution na ginawa dito ni Nehemiah? You know what? A real deal are solutions-oriented people. So, yun po si Nehemiah. Palagi siyang may solusyon sa mga suliranin, sa mga problema. So, anong ginawa ni Nehemiah? Kinausap niya ang mga tao,
at muli ibinalik ang dahilan kung bakit nila ginawa yung pader. Ang tawag po natin dito, muli kanyang inalign, ibinalik sa purpose, ibinalik sa vision, ibinalik sa dahilan, sa kanilang pananaw, bakit ginagawa, bakit nila ibinalik ang pader ng Jerusalem. Ang tawag po natin dito, nagkakaroon si Nehemiah ng purpose alignment. Pangalawa, hindi lang kinakausap ni Nehemiah, si Nehemiah gumagamit din ng kamay na bakal. In verse 26, ito po ang kanyang account, ito po ang kanyang sinabi. And I confronted them and cursed them and beat some of them and pulled out their hair. Tignan niyo, malamang itong mga tao to, sobrang-sobrang yung kanilang ginawa. O kaya hindi nakikinig kay Nehemiah. Aba, hinarap niya. Siguro sinakta niya. Ang sabi nga rito, hinawakan yung mga buhok. And I made them take an oath in the name of God saying, you shall not give your daughters to their sons or take their daughters for your sons or for yourselves. Ito pa lang yung mga tao na kanyang galit na galit siya kasi yung ibinigay lang yung kanyang anak na babae upang mapangasawa ng mga dayuhan. Ito yung mga nagkaroon ng intermarriage. So, pinasumpaan niya, hinawakan niya, sinakta niya, siguro sinapak niya or whatever. Yung iba hinawakan yung buhok. Sinabunutan niya. Gumagamit ng kamay na bakal. He has the will. He used power. A real deal. A person who gives solutions. And if the solutions na kanya inoopera, hindi nasusundan, gumagamit siya ng kamay na bakal. In verse 28, ito rin ang kanyang, ang isa sa mga account, sinulat niya, and one of the sons of Jehoiada, the son of Eliasib, the high priest, was the son-in-law of Sanballat. Manugang din pala ni Sanballat, yung isa sa mga kumukontra kay Nehemiah. Yung humahadlang kay Nehemiah. Yung nagbibigay ng maraming destructions kay Nehemiah in the course of the construction, of the reconstruction and the rebuilding of the walls of Jerusalem. Aba, yung apo ni Eliasib, meron siyang anak, ang pangalan si Jehoiada. Ang anak ni Jehoiada, napangasawa ang anak na babae ni Sanballat. So galit na galit si Nehemiah. Anong ginawa ni Nehemiah? Sabi niya dito, in the New International Version, I drove him away from me. Pinalis niya. Why Nehemiah, in the course of giving solution, gumagawit siya ng kamay na bakal? Because a real deal have a will to implement solutions. Have a will to implement decisions based on the truth, based on the Word of God. Bakit? Ano bang binasya ni Nehemiah? Yung kautusan ni Moses na bawal ang mga Israelites kumuha ng asawa or ng mapapangasawa na galing sa ibang lahi na hindi nila katulad na Israelites. So ito yung katotohanan. And in the course of the implementation, Nehemiah has the will to implement. And giving solutions, anchored lahat sa salita ng Panginoon. Now my friends, my brothers and sisters, doon sa mga taong pininta natin, ilinarawan natin, the obstructionist, the destructionist, na tawag natin dito, the problem people, they are the toxic people, or the constructionist. Ito yung klase ng mga tao na always wanted
to be part of the solution. Yung obstructionists at destructionists, they are the problem people. Sino yung palaging kasama sa problema o kaya gumagawa ng problema? Ang tanong ko, saan ka po rito? Are you a constructionist or a person who always wants to be part of the solution? Or kabilang ka sa destructionist or obstructionist na mga tao na palaging nagdadala ng problema o bahagi ng problema? At sa kapanahon ng ito, tinatawag natin ng mga toxic people. Ito po kasi ang aking posisyon. If you're not part of the solution, then you're part of the problem. You either have to be part of the solution or you're going to be part of the problem. You will be in the solution camp or on the problem camp. In this world, sa mundong ating ginagalawan, kadami pong problema. Napakarami pong problema. Kahit saan tayong anggulo tumingin, mayroong problema. International, global, mayroong problema. Sa ating bansa, mayroong problema. Dito sa ating bayan, maraming problema. Maraming sigalot. Kahit sa bahay lang natin, sa ating tahanan, meron ding problema. Ang tanong ko po ganito, saan ka ba? Saan ka nakaposisyon? Are you part of the problem? Or are you part of the solution? A real deal will always be on the side of the constructionist. Will always be on the side of the people who wanted to become part of the solution. Yun po ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Yun po ang kanyang gusto. Yun po ang kanyang sinabi. In Matthew chapter 5, verse 13 to 14, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. We are the salt. Tayo yung tagapagtimpla. Tayo nagbibigay ng sarap. Tayo nagpipreserve. Yun po ang trabaho ng salt. Ano naman yung trabaho ng ilaw? Ang ilaw nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay ng solusyon sa panahon ng kadiliman. Yun po ang sabi ni Jesus sa atin ng mga tagasunod niya bilang mga lingkod. Are you a part of the solution? Sa mga problema na meron tayo ngayon, what is your positioning? You want to become a real leader? Sabi ko noong una, ang pag-asa ng bayan na to ay nandito po sa mga mananampalataya. Kaya nga tinawag tayo ni Jesus, the salt and the light of the world. Hindi ko po inaalis yung posibilidad, inuulit-ulit ko po ito, na sa mga nag-a-apply ngayon na maging pangulo ng ating bansa, ng ating bayan,
gusto maging opisyal, gusto maglingkod sa ating bayan, meron pong real deal. Hindi ko po inaalis po yan. Malamang na meron, and I am praying na meron. Merong real deal. Merong tao na talagang iiwanan yung kanyang interest, yung kanyang posisyon, yung ano meron siya upang gawin ang totoong paglilingkod na katulad ni Nehemiah. But you know what? Ang palagi kong sinasabi, at dito po ako magtatapos sa ating serye na to, a real deal, lahat Nehemiah, ay tayo po yun. Sa panahong ito, tayo po ang dapat maturingan ng mga real deal. Because we are the light and salt of the earth. Kung meron mang mga real deal sa ating mga nag-a-apply na maging tagapaglingkod ng ating bayan, then that's good, that's fine, and we'll just give glory kay Panginoon kung meron man po. Pero tayo na sumusunod, tayo na mga lingkod ng Panginoon, tayo na mga naturingan na mga alagad ng Diyos, tayo po ang totoong real deal. Tayo po ang magko-construct, magre-reconstruct. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon. We have to possess this kind of characteristics na meron si Nehemiah. And we have to position ourselves as part of the solutions instead of being part of the problem. Ngayon, tingnan mo po ang position mo. Tingnan mo po ang sarili natin. Sa bahay, sa tahanan, sa ating community, even in our church, sa ating lugar, sa trabaho, what is your position? Are you part of the solution or are you part of the problem? The same thing na sinabi ko po nung una. It is a matter of choice. Be a part of the solution is a matter of choice. Ang totoo at nagpakita ng isang pagiging real deal na nagbigay ng solusyon sa ating problema, sa ating suliranin, na tayo nalayo, suliranin na tayo, maaari nating ikapahamak, na pwede tayong mapunta sa isang eternal punishment, eternal damnation and condemnation, ang isang real deal na nagbigay ng kanyang buhay. Iniwan niya ang kanyang posisyon doon sa kalangitan ay ang Panginoong Jesus. Nagpakababa, naging tao upang mabigyan ng solusyon ang problema ng sangkatauhan. At bilang tayo mga tagasunod ng Panginoong Jesus, ganun din po ang ating positioning, ganun din po ang ating perspective, ganun din po ang ating gagawin, maging bahagi ng solusyon. Tayo po yung manalangin. Blessed be your name, O Lord. Tinataas po namin, Panginoon, na iyong pangalan. At kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, dahil ipinakita mo po sa amin na sa mundong ito na sobrang napakaraming problema, kami po na iyong mga lingkod, kami po na iyong mga tagasunod, should be part of the solution instead of being part of the problem. We are supposed to be the salt and light of the earth. And people will see your goodness and faithfulness in us for being part of the solutions sa mga problema na kinakaharap ng bayan, ng aming tahanan,
sa lahat ng dako kung saan man po kami napunta. Be glorified and be magnified in the lives of my brothers and sisters, O Lord. We are the solution-oriented people. People who would want to be part of the solutions. At magagawa po namin yung Panginoon dahil kasama ka po namin. Mangyayari po yun sa amin dahil ikaw mismo ang iyong anak, ang siyang halimbawa mulilo po namin upang maging totoo at magawa ang pagbigay ng solusyon sa mga problema na kinakaharap ng mga tao na kung saan po kami kabilang. Itinataas ka po namin, Panginoon. Binibigay po namin ang lahat ng kapurihan. And the same thing, Father God, we ask for your continuing provisions and protections sa bawat isa. Sa lahat po ng iyong mga lingkod, sa iyong lahat ng iyong mga anak. Ito ang aking hiling, ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Anak. We are inviting you to join our Simbahay in the following areas: Balogo, Baribag, Bariis, Buhatan, Gabaw, Housing, Madanan, Marikrum, Piot, Rossville, Santol Street and Yakal Street SPPVS, San Lorenzo, San Vicente. For inquiries, concerns, and prayer requests, please communicate through our Simbahay facilitators and point persons. And you may also like, follow, and subscribe to all our social media platforms. See you next time!